Hello guys! This is Soxie Mendoza again at welcome sa aking YouTube channel. So, palambing naman, paki-like and subscribe at para naman ma-sustain natin ang channel na ito. Okay! Ano, Jenna, ang tubig ba ay nakakatulong? Lalaki na ho ng mga anihin. Kailangan niya talagang diligan. Kasi, hello guys, good morning. This is Soxie Mendoza again. Ang inyong kaagri, ang inyong kananay at ang inyong entrepreneur. So nagdaan ang ating mahal na araw at hindi tayo gasinong pumunta dito. At ibibigyan ko kayo ng update sa ating Vanilla. So napakahaba na ng tag-araw at hindi umuulan. So, ang ginawa natin ngayong araw na ito at mga sumusunod na tuwing umaga, si Jenna ay binigyan natin ng instruction na diligan. Kasi ang mga Vanilla ay uhaw na uhaw yan kung sa tao. So, ngayon ay kung dati ang requirement nila sa water and food ay isang beses lang, ito ay times 5 or times 10 ng pangangailangan nila dahil meron silang vanilla pads na sinusustain. So, araw-araw dinidilig ni Jenna yan tuwing umaga kasi medyo tapos na ang ating pollination dahil pakonti-konti na lang. So, yung peak season ng pagpo-pollinate natin ay halos natapos na. So, it happened simula ng Feb 25 up to first week of April. So, yung mayroong mga pollination na gagawin natin diyan, yan ay mga pakonti-konti na lang. So, maintenance ng vanilla natin ay napaka-importante na ang ating vanilla ay mapahaba natin. At hindi mangyayaring tataba at gaganda ang bunga ng vanilla kung sila ay walang water. Okay. So, yun ang number one requirements. Hindi ay water. Pero hindi tayo pwede guys maglagay na kahit na anong abono. Very sensitive ang vanilla. At last year, ginawa natin yan dahil hindi pa natin alam. Naglagay tayo ng vermi. Akala ko ay pwede yon dahil siya naman ay organic. Ibig sabihin, hindi siya masyado mainit sa lupa. So, kumbaga, yung mga bunga natin last year ay kukunti lang yung natira dahil sa ganun ang ginawa ko, hindi ko alam. So, very sensitive ang vanilla. Wala kang gagawin ng kahit na anong maintenance, kundi pagdidilig kapag ito ay namumunga. At lalong-lalo na sa growth period niya. And that is first 3 months. So, parang pagbubuntis ng babae yan o ng mga nanay natin. Yung first trimester ng pagbubuntis ay napaka halaga. So, ganun din ang vanilla. Ililibot ka kayo, guys! Hello guys, dito ulit tayo at ating papalaguhin na ngayon yung mga tinalian natin vanilla kasi hindi nila ma-achieve ang tamang shape kasi dapat siya ay long and elongated para ma-achieve niya yung class A. Meron tayong tinatawag na class A, class B, parang sa damit din lamang. So, ganun din ang mga vanilla pads. So, samahan niyo ako guys. Ho, Jenna, eto, tatandaan mo ha. Pagkakailangan na siyang palaguhin, tulad na rin, kasi pangit na siya, papalaguhin mo ha. Yun, palagwa na siya. Pag lang kaya natin tinatalian, dahil nahihirapan tayong mag-pollinate. Pero pas the moment na tapos na yung pagpo-pollinate natin, kumuha ka ng gunting para huwag ma-stress ang ating mga vines, ay ating gugupitin para lumagwa siya. So, walang stress sa ating mga vines, dahil bibigat siya ng bibigat. So, pag na-stress ang vines niya, maaaring magkapasa yung mga stems niya at maging dahilan para malutlot ang ating mga bunga ng vanilla. So, guys, siguro naririnig niyo ako dyan, guys. So, ito yung mga tips kung kayo ay mag-aalaga ng vanilla. At tinuturoan natin si Jenna dahil si Jenna ang yaya ng ating mga vanilla. Okay, wala na ba, Jenna? Aari ha! Ito, pagka... Ano, pwede ere, walang problema dahil hindi naman siya nakatali, ano. Wala na ba dito, guys? Jenna? Doon, wala na. Ito na lang po. Alin diyan ang dapat natin? Yung madami po natin doon.
Ah, okay. Sige, tingnan natin. Guys, eto may ruler tayo. At gusto ko ipakita sa inyo itong, ito na ngayon ang bunga ng ating vanilla. So, di ba, it's so lovely. So, makikita nyo yan, oh. Hindi siya hahaba kap ng 7 inches yung certain requirement ng bunga niya ay hindi hahaba kapag hindi natin niya inalagaan. So, di ba, napakaganda, guys. So, sige, ating i-video yung mga bunga niya. Ayan, guys, oh, nakikita nyo naman, oh. Lahat yan punong-puno ng bunga. So, makikita nyo, guys, ito, tingnan nyo. Ito, from simple flower na ganyan, ihahan-pollinate natin yan in the absence of milipona bees na matatagpuan sa Mexico. So, ayan ay araw-araw na ipinopollinate namin ni Jenna. So, makikita nyo na nga ang bunga ng vanilla. Yan, maliliit pa yan. So, guys, isang importante yung paalala sa mga nag-aalagaan ng vanilla. So, guys, kailangan na dito sa isang bunch ng o stem ng mga fruits ng vanilla or vanilla pods, kailangan ay 10 lang. Maximum of 10 pods lamang ang patutuloyin mo. So, kapag ka may flowers na gaya niyan, pagka nakasampu na, ay huwag mo na siya na ipopollinate. Pabayaan mo na lamang dahil kapag ka pinollinate mo yan, hindi niya ma-achieve yung certain na length na kailangan natin para maging klase ang ating vanilla. Hindi siya haba, hindi siya lalaki, hindi magkakameron ng enough vanillin content ang ating vanilla. So guys, ito yan o. From ito na, hand pollinate na ni Jenna. Makikita nyo, napakaganda. It's so lovely. So, at ito naman, after pollination, I think this is 1 week. Yan, makikita nyo. Tingnan natin ha, imi-measure natin kung gano'ng nakahaba yung iba. So, stay tuned in. O, eto, kita nyo, yan. So, guys, talagang isang importante rin na kahit ako yung tatrabaho ay naglalaan talaga ako ng oras. So, guys, makikita nyo, ang haba-haba na nito, ang taba-taba. Oh, so, bali, tingnan natin ito. Medyo sira ang ating ruler. Pero, makikita nyo, guys, ito ay 1 month po after pollination. Ito ay nasa 4.5 inches, guys. So, yan, oh. Napakaganda, guys. Ito, oh. Sige, ipapasok tayo dito, guys. Tingnan mo. Ayan, guys. Oh, ito, guys. Oh, ito, oh. Ang ganda. Wow, guys. Ito, oh. Yan, oh. Makikita nyo, dire-diretso pa ang pamumulaklak niyan. So, may mga pasunod pa tayo dyan. Hindi natin pwedeng tigilan dahil summer pa. So, eto, yan, oh. Eto, guys, oh, kita nyo, oh. Jenna, ang dami pa mga papasunod na flowers. Eto, oh, babago pa lang, oh. Guys, eto, makikita nyo ang difference ng, ano, matataba na, it's like a pencil size ng stem ng vanilla. Kapag bumulaklak siya, maganda ang bulas niya. Kumbaga, sa bata ay malaking bulas ng vanilla kapag kayan ay mataba ang ating stem. Kaya hindi natin siya pwedeng i-pressure. Bagamat may experience ako dito na mga 2 years ko pa lang na itatanim, bumubunga na sila. Siguro gumagaya sila na mumotivate din sila na magbigay ng bunga. So guys, eto, makikita nyo ang ganda. It's so lovely. Actually, ma-achieve ang financial viability ng vanilla kapag after yan ay last year, konti-konti. So ngayon ay mas marami. By 3 years ang financial viability ng vanilla ay ma-achieve mo na. Ibig sabihin, napakarami na magiging bunga niyan. At ihanda mo na ang iyong sarili sa pagpo-pollinate at pag-maintain kasi importante na maalagaan mo ang vanilla kapag sila ay namumunga. So eto, guys, dito tayo, iikot tayo ng kaunti, tapos tayo ay aalis na dahil nagawa na ni Jenna. 2 hours lang siya every morning dahil may baby siya. Okay, kaway-kaway, tutoy! Hello! Yan, ang kasama namin dito sa farm kapag siya ay every morning, the fastest hand in the world. Maglagay ka diyan ay talagang napakabilis. Oh, guys, makikita ito yung mga pinolinate natin. Ipo-focus ko sa camera. Kitang-kita nyo naman. Talaga, guys, matutuwa kayo. Ang hahaba na niyan. Ito, makikita, napaka-importante ang ating mga bunot.
talagang tuwan-tuwa si Vanilla. Kapag kayan ay, ito, kapag nabubulok na yan, talagang pagkain nila yan, guys. All, yan, nakikita nyo, ang daming mga anay. Hayain kayong kainin nyo yan. At hindi naman nila sinisira ang kanilang, kasama ang anay sa taga-decompost. Ito, guys, so makikita nyo, napakaganda. I-focus lalo natin. Guys, itong vanilla planifolia, makikita nyo. Ang tagal ko na itong itinanim, lagi siyang nalulutlot dito. I'll try to find out what's exactly the problem dito sa halaman na ito. So, makikita nyo, medyo mahaba na siya. Pero, kailangan ko sigurong bantayan ito. Bakit hindi tumutuloy yung stem niya para humaba? Importante kasi na ma-achieve niya yung certain length ng stem para bumunga. Ito, guys, ay kakatanim lang natin at kita nyo, nagpasunod na tayo ng kakawati dito. Kasi akala ko ay dead end na dahil nagkamali nga ako dito. Pero nagagawa naman natin ng pamamaraan. At nilalagyan natin ng pasunod na mga madridi kakao. Dahil in case na, kasi kinakain ng vanilla, nutrients ng kanyang mga support plants eh. So, ang ginagawa natin, dahil hindi na rin, yan, ito yung madridi kakao o kakawati. Ito ang ating support plant. Na o nurse plant o kaya ay host plant ay yan ang sumusuporta sa mga vanilla natin at yan ay pagkata na itanim mo yan at after some time ay namamatay kasi kita nyo yan ito yan namatay na siya so kailangan natin magsunod pasunod na kaagad ng mga susunod na ito kasi babagsak ang vanilla natin kapag hindi natin sinundahan ng kakawate. Guys, ito ang technique kapag dito, Nakikita nyo to, guys. Ito, parang pinakampusod niya. Kailangan hindi matanggal yan. The moment na matanggal yan, ay babagal na ang paglaki ng inyong bunga. So, ito, kito nyo, guys. Hindi ko alam ang dahilan. Ang nakita ko lamang na dahilan kung bakit na wawala itong tampok nito. Yung pinagbulak-balakan niya, ay importante yung huwag mawala gaya nito. Kailangan ma-maintain niya yan dahil hindi lalaki ang vanilla natin. So, ito ay imo-monitor natin. Babalikan ko itong video na ito bilang documentation record ko rin para ma-document natin na talagang pag nawala yung tampok na hindi na siya lalaki. So, ito guys, lahat itong vanilla namin ito, nasa 100 itong area na ito, nasa mahigit na 100 ito. Lahat ay bumubunga na siya halos. Kahit yung mga 2 years old lang na vanilla, bumubunga na rin siya. So guys, maraming salamat sa panonood. Palambing ko na sa inyo na paki-like at paki-subscribe ng ating channel. Para ma-sustain naman natin ang ating channel, ay kailangan din naman natin na makita ko na interactive ang aking mga manonood. Mag-comment naman kayo, sabihin niyo pangit naman ang inyong boses o kung ano pa man. I-welcome ko yan. Huwag lamang masyadong harsh ang inyong pagbabas. Maraming salamat guys. Siya nga pala guys, makikita nyo ito. Ito yung vanilla planifolia. Ito na, bumubulaklak na rin siya, ito. So, ayan ang bulaklak niya. Dalawang species na ng vanilla ang bumubulaklak dito sa farm na yan. At, yan ang vanilla planifolia. At, titingnan natin ang difference ng kanyang flowers kapag nagpatuloy na siya. For the meantime, akin muna itong i-sprayan ng water dahil baka hindi tumuloy dahil kinakainan lang.